lang. Rim 14 lang ako. Fuck. Ang kinakarga ko ng hangin dito nasa ano lang eh, nasa 33 lang. Mga dre, bibiyahe pa lang tayo ngayon. Medyo malambot yung gulong. Kailangan talaga may ano tayo eh. Kailangan talaga pag may kotse ka, may panghangin ka ng gulong. Okay mga dre, tara let's. Hanginan muna natin gulong, tapos ano, batche na tayo. Okay, ito na yung pasero. Dito lang po. Apa? Selamat po. Ayos, all right. Okay, tsaga-tsaga lang. Baka dito meron timog. Sabi mo na tayo. Parang nagugutom na nga ako eh. Pero hindi naman pwede. Magaga pa. Isa lang yung binaon natin. Isa lang yung pagkain nating baon. Pag kinain ko to, mga tayo mamaya. Tabi muna tayo dito. Okay. Touchdown. So siguro dito na tayo maghihintay ng ano, ng pasero hanggang mamaya. Tomorrow. Okay mga dre. So ganito lang yung ginagawa ko pag papasok ng trabaho. Daily routine. Maya-maya, dito na tayo maghihintay ng pasahero. So, na-start ko na rin yung kotse. Madre. Kulay lang kakainin po ngayon. Kasi kaka-breakfast ko pa lang. Sana may makuha tayong booking. Wala pang pumapasok ng booking eh. So, bago tayo umalis ng bahay, ganun lang palagi ginagawa ko.
Taralets. Kahit na ano yung damit ko, lukot-lukot, hindi napapansinin yan. Kalat lang, mga wire lang yan. Pag-charge ng mga cellphone. Kailangan natin pasingawin yung init ng kotse. Painitin yung makina ng sasakyan. So tambay muna tayo dito mga dre sa kotse habang naghihintay ng pasahero. Hintay-hintay lang tayo, mamaya may papasok na yan. So mga dre, minsan talaga lumalabas ako sa ano, sa lugar namin para ano, pag walang pumapasok na booking. Talaga wala nagbubook ng ano, mahigit mga isang oras ganun. Kesa tamarin tayo sa pagbiyahe, so lalabas na lang ako sa lugar namin. Subukan natin na ano, na pumunta ng ibang lugar o pwesto para ano, baka sakali tayo. Wala tayong magagawa eh. Wala pang pasok yung mga ibang nag-opisina. Ikot-ikot muna tayo siguro. Labas tayo. Hindi ko lang alam kung ano, kung kasi maaga pa eh. Kaya ayaw ko rin umalis ng maaga kasi alam natin na ano, matumal. So mahina pa biyahe. So siguro tsaka na tayo umalis na maaga pag naging regular na yung pagpasok ng mga tao sa kani-kanilang trabaho. Naging normal na. Ayun, tumabi muna ako. So tingnan natin dito, baka may magbook. So hintay-hintay lang tayo dito. Sana may magbook sa atin. Kasi medyo maaga-aga pa eh. Tanghali. Siguro wala pang ano, wala pang nag-uwi sa SM. Napansin ko yung ano, panahon ng GCQ. Medyo sobrang hina talaga. Okay, sobrang hina talaga sa ano, sa umaga. Pero pagdating ng mga alas 4, alas 5, yan medyo ano, dumadami yung pasahero. Tapos pagdating ng mga alas 8, napakabihira na pumasok ng mga pasahero. Base sa mga nababasa ko sa mga ano, sa FB nga. Mga kapwa nating Grab. Sinasabi nila yung pagtumal ng ano eh, paghina ng Grab dahil cashless. Siguro pag binalik na ni Grab yung cash, dadami na uli yung pasahero niya. Kasi dati ano eh, nung ano, nung itong this year lang, nung February, so regular pa ipasok ng mga tao sa opisina. Napaka ano, napadalang lang gumamit ng card ng tao na mga nagbubuk. Karamihan sa kanila, karamihan sa mga nagbubuk sa Grab cash. So talagang pag tinanggal talaga yung cash, talagang ano, talagang tutumal, talagang hihina ang ano, ang nagbubuk, mga pasahero ni Cab. Okay mga dre, may pasahero na tayo. So bago magbago yung isip ng pasahero natin, ha, gamit na tayo ng ano, time lapse.
12 seconds later. Tad-tad po ng checkpoint yun. Ah, kaya ang ano doon, kailangan yung driver, meron ano, yung mga passes, ganyan. Quarantine pass, mga ganun. Travel pass. Hindi ko lang alam yung mga jeepney driver kung pinapayagan na silang bumiyahe. Ah, wala pa rin ba? Hindi lahat, oo. Parang depende sa ano. So parang kami lang din na tapos pili lang. Tapos naiilan lang ng jeep. Yung medyo okay pa. Pag sa Mall of Asia ako nagpipick up ng pasahero, halos kalahati yata ng pasahero dun galing ng Cavite. Cavite, oo. Diba? Ay, kasi dati may pinanaman ng P-Tex, diba? Oo. Nakakaba kapag na-pick up mo gabi, di ba? Tapos papahatid doon sa Cavite. Ay, yung gusto ko lang po yung pag-uwi. Lalo na pag may alam kung may curfew, ay, di ba? Hindi ko lang alam kung may curfew si Grab ngayon. Meron. Hanggang 10. Pero 10 nakaka-online pa ako. Sinasabihan din kay ni Grab. Meron sa ano? Meron sa notify at meron sa application Grab. Anong sabi? Na-adjula yung operating hours si Grab. Ah. 5-8. Noong una, ano, labas ng Grab quarantine, ano lang, 5 a.m. to 7 p.m. 5 a.m. to 7 p.m. Oo, yung first 3 weeks ng June. Kakatapos lang ng ECQ yata nun eh. Oo, yun oh. Yan, oh, alam dun yun yung first 3 weeks. Nung pinaasan lang, ginabihan ng LGUs yung ano, curfew from 8 p.m. ginawang 10 p.m. na ngayon ng curfew na Metro Manila eh. Ginawa na rin ng Grab ng 5 a.m. to 10 p.m. ng ano, operating hours. So ayun nga mga dre, napadbad tayo dito sa may signal sa Taguig. So pasalamat na lang tayo mga dre, may pasahero pa rin. Kahit hindi ganun kalaki yung ano, yung mga fare nila. So pasalamat na rin ako kahit papaano, may nagbubuk. Kahit na yung mga kinikita natin napupunta rin sa ano eh, sa pag-sanitize natin ng kotse, sanitation mga fair, hindi naman ganun kamamahal. Tapos ang waiting time medyo talagang sobrang tagal. Minsan hindi ka talaga makakatanggap ng booking. So kahit malalayo, tinatanggap ko na. Ganun talaga eh. Bukas tayo ng bintana. Kahapon nga pala mga dre, hindi tayo nakabiyahe. Sabihin ko na rin sa inyo yung nangyari kasi nag-online ako sa bahay halos ano, tatlong oras yata yun. So tinamad na ako bumiyahe, tatlong oras ako naka-online, walang pumapasok.
So ginawa ko kanina. Lumayo ako ng konti, lumabas ako ng ano area namin. Nagiba ako ng lugar. Tapos doon ako nag-online. Kasi kanina bago umalis ng bahay, nag-online ako. Wala pumapasok. Sabi ko baka matulad nung ano nung isang araw. So ganun ang ginawa ko. Kahit lumayo ako sa bahay, wala talaga. So inabot din ako kanina ng ano, mga 2 oras. Nakakahintay. So kala ko nga walang papasok talaga. Titingnan ko yung signal ng internet, baka walang internet, di wala papasok na booking. So malakas naman yung internet kanina. Sabi nga ng pasahero ko kanina, yung unang pasahero ko, marami daw kami sa lugar nila waiting. Ayun, sabi ko pasalamat na rin, pasalamat na lang ako na ako yung nakatanggap ng book niya. So dito nga napadpad from ano, almost ano rin 18 kilometer din yung biniyahe namin. Labas muna tayo dito para makakain na rin. Alas 5 na. Banatan ko na yung pagkain ko dito. Kainin ko na to. So siguro mamaya, baka pagkatapos kumain, baka bumiyahe pa tayo. Bahala na. Kasi pwede naman ako mag-set destination na. Kasi pag set destination, matagal-tagal yung hihintayin natin para may pumasok na ano, na pasahero. So siguro i-open ko muna. Muna tayo mag-set destination. Habol tayo ng biyahe ngayong araw. Kainin ko muna to. Tama din, kaya tayo madre. Nakangawit dito yung ano, pagmuya ng pusit. So paano madre, hanggang sa muli, kita kits sa kits.